Mas masarap daw ang kimchi kapag fresh at syempre kapag ikaw mismo ang gumawa. Sigurado ka ng malinis at makakamura ka pa. And this is how I made my own kimchi. Save nyo to for your future recipe for your family. Or you can share it para makita na rin ng mga friends nyo. So first, maghiwanang napa cabbage or mas kilala sa tawag na pechay bagyo. Chop it into 2 inches. Ayan, parang ganyan. And ilagay nyo lang siya sa separate na lagayan. I only tried 1 napa cabbage kasi first time ko palang gumawa nito and hindi ko pa alam kung magiging perfect ba to, kaya mas mabuti nang sigurado tayo. And then, budburan lang natin ang asin. Nakadepende na yun sa inyo kung gaano karami kasi ako tinantsa-tantsa ko lang din to. Mas marami, mas maganda kasi mamaya babanlawan din naman natin siya. Ayan, so haluin lang natin siya ng mabuti. Kung mapapansin nyo, yung kamay ko may ink pa kasi kakagaling ko lang sa school kasi bumoto ko for 2023 barangay elections. O diba, ngayon ko lang na-post kasi sobrang tagal kong mag-edit. Ang dami kong ginagawa, sobrang busy ng lola nyo. Nag-add ako ng sugar kasi trip ko lang, charis. Gusto ko lang kasi ng medyo manamis-tamis. And kung mapapansin nyo dito, medyo lumapot siya or nag-thick kasi nag-add ako ng konting-konti lang na cornstarch. At kung wala naman kayong available na cornstarch, you can substitute flour or harina para medyo lumapot-lapot siya. And balikan na natin yung binabad natin na napa-cabbage sa asin. Mas mainam kung 3 o 4 na beses nyo siyang babanlawan para siguradong matatanggal yung asin or yung alat. Hindi talaga mawawala ang pagbabrining or salting ng kimchi para mas tumagal siya or mag-ferment at para mas lalo siyang sumarap over time. Pero dahil gusto nga natin ng fresh na kimchi at i-consume naman natin siya kaagad, kaya okay lang din siguro na hindi na natin sundin yung ginagawa nila na 3 to 4 days fine-ferment. At ayan na nga ang exciting part, paghahaluin na natin ang mga ingredients. And voila, tapos na tayo, charis! And ilalagay na lang natin siya sa separate na container at pagkatapos ay ilalagay na natin sa ref. And charan, tapos na tayo. It should be stored refrigerated and is best eaten within 1 week only. 24 hours later. So guys, ito na siya. Mananabi. Ah, yung texture niya. So yummy. Taste test time. Super crunchy. Super good. Ang sarap pala ng fresh na kimchi. Yum yum yum! Thank you guys for watching. Please like and share this video and follow for more. See you on my next vlog. Bye bye!